Gusto ko lang ano ito kasi baka sabihin nyo, hindi ko, ano, nakakatuwa itong part na to. No, ha, panoorin nyo. Dito. Ay, ito, Black Rain. Ayun. Hi. Oh, may kasama ba siya? May kasama ka? Ay, hindi yan. Sorry. Ito pala. Umiinit pa lalo ang tanghalian dahil sa pinatinding pagpapasaya at magbibigay premyo ng Eat Bulaga at It's Showtime. Reflected daw yan sa dumarami pang bilang ng mga nanonood. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sabay sa masarap na pananghalian, ang masaya at mas exciting na panonood dahil sa dami ng pagpipili ang noontime shows sa Philippine TV. Sharing is a caring. Ang Eat Bulaga sa GMA, jam-packed sa papremyo at riot sa katatawanan. Sa iba't ibang pakulo na segments. Isa na riyan ang paglabas sa studio ng hosts para mamigay ng papremyo sa jeep, palengke at iba pang lugar. Pero hindi lang good vibes ang hatid nito sa viewers, kundi inspirasyon, lalo pat... Ito kasi yung ano, kwento ko lang sa inyo, ito yung bata, mag-twin sila, yung twin niya may kapansanan, hindi na nakakatayo. Tapos humiling ng wheelchair, binigyan siya ng wheelchair. Tapos alam nyo, grabe yung smile. Ako kahit ako nung pinanunood ko ton, medyo naano ako, na antig yung aking puso kasi hindi mo sila makikitaan ng lungkot. Very positive sila. Alam mo, minsan sa buhay, mahirap na makahanap ng ganyang tao ay yung positive. Sa hirap ng buhay, sa hirap na lang ng buhay, ang dami sa atin, lalo na pagka Judith na. Alam mo yung parating na yung Judith, ako, sumasakit sa ulo. Kahit po ako, hindi ako nagbibiro. Ha? Baka akala ninyo, ang dami kong pera, wala. Ang ano, talagang pagkamalapit na yung Judith, naku po, ayan na si Judith. Diba, mapapaano ka talaga eh. Pero itong mga to, itong magkapatid na ito, grabe yung istorya nila at napaiyak nga ho, isa ho napaiyak ho dyan, ay mismong si Yorme. Dahil nga sa kahit ho, kayo ha, may kapansanan kayo eh, diba? Pero nakapag-encourage pa kayo ng kapwa ninyo, that is something, a gift, diba? A gift from the Lord. Wala na. Kasi yun nga lang, sumakit lang yung kapiraso nating kuko. Sumakit lang, magkaroon lang tayo ng tagyawat. Galit na tayo. Parang, di ba? Magkaroon lang tayo ng linya-linya sa mukha para na-stress na tayo. I'm getting old. Di ba? Tumatanda na ako. Di ba? Don't tell me, ako lang nakakaranas ng ganun. Makakita ka ng konting, bakit? Di ba? Bakit? Oh, ako lang bang ganon? Yung mga tumatanda dyan, oh. Huwag niyo sabihin ako lang ang ganon, na yung tumatanda, halos ma-stress na araw-araw. Parang binibilang mo na, ilang taong ka na lang mabubuhay sa mundo na to. Ah, oh. Di ba? Ano kaya sakit meron ako? Ayoko na magbagamot. Ayaw kong magpa-testing. Oh. Di ba? Pag kami nararamdaman ka, ano kaya yon? Ah! Pero itong bata na ito, bata pa lang, may kapansanan na, pero grabe ang pagiging positive. Ba't ibang kwento ng buhay ng Pinoy na sobrang relatable ang itinatampok? Pagbutihin nyo lang. Walang makakapigil sa inyo. At baka bigyan ka pa ng biyaya ng Diyos. Tulad niyo yung araw na ito. Para makapagtulong sa inyong pangarap. Kaya para sa lahat ng gumubuo ng Eat Bulaga, slowly but surely ang nakikita nilang pag-angat sa kanilang ratings. Happy ang tape, happy ang buong grupo, at naniniwala na maaring magtuloy-tuloy pa ang ating pag-angat. Sa panayam niya sa podcast na Updated with Nelson Canlas, may pakiusap din si Yorme Isko Moreno sa viewers. The least thing that we can do is to compete, but not to inculcate hate. I hope everything will turn out better for everyone because this is our industry. Alam mo, yan ang isang bagay na
Nakikita ko talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, isang bagay na ma-appreciate mo kay Yorme, pagkakasama mo siya, walang hate sa puso, walang bitter. Nagtataka nga ako eh. Ito honestly, nagtataka ako. Although, sabi ko, I understand kasi inagawan sila, which is totoo naman, inagawan sila ng pangalan. Pero yung isa doon, minsan nagpaparinig pa. Sana wala nang ganun. Ako, honestly, ilang beses kong pinure ang TBJ, ilang beses kong sinabing kanila ang pangalan na Itbulaga, ilang beses kong pinakita na napakagaling ng mga host nila. Kaya lang hindi ko nagugustuhan yung minsan nagpaparinig pa. Honestly, hindi ko nagusto yung kasi, although, pag-iisipin mo, siguro nasaktan talaga sila. Talagang nasaktan dahil inagawan sila ng pangalan at tinanggal sila dun sa bahay talaga nila. Kaya lang it will not do good. Ayokong ganun ang maipasa sa tao. Kasi this world is full of hate. Okay lang kung you criticize the government because the government should serve us. That's their duty to serve us. Pero yung dadalin mo pa yung galit sa entertainment, medyo sa akin hindi na tama. Yun lang sa akin. Baka, hindi maganda. Hindi maganda yung ano. Hindi magandang impluensya yon sa mga tao. Instead na may angat yung industriya ng entertainment, lalong-lalo na sa TV, baka lalo lang ano, masira. Yun lang. Yun sa akin. Ha? Baka lang hindi maganda magkaroon ng awayan. Maganda na nga ngayon kahit papaano eh. Ang mahirap pa niyan pag nagparinigan na naman. Kaya ako, may payo ako sa Itbulaga. Sa buong host ng Itbulaga sa GMA. One, pwede bang pakisoli na yung pangalan? Please lang, parang awan nyo na. Please, kung ilang beses ko nang pakiusap to, hindi kayo man nakikinig sa akin dahil di naman po ako ganun. Pero pwede bang i-give up nyo na yung name? Wala naman po yan sa name eh. Nasa content yan. Second, stay positive. Huwag na ho kayong, kahit ho kayo binabash araw-araw, ganun talaga buhay. Tanggapin nyo na lang and learn from it. Pangatlo, siguro, ayusin nyo na lang yung mga hindi maayos sa programa ninyo. Ayun lang. Huwag na ho kayo magsalita. Yun lang sa akin. Tahimik na lang po kayo. Anyway, nandyan naman si Yorme para tulungan kayo, di ba? Oy! 2,100 daw nanonood, tas wala man lang mag-like, tas gusto nyo magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Gusto pa mga, people power tayo! Punta tayo sa karsada, mag-like nga, ayaw ninyo. Punta ka sa karsada. Yung like, pipindot ka lang ng ganun, like, ganun lang oh. Pupunta ka pa sa karsada, magpapakapagod ka, magkapawis ka, mag-uhaw-uhaw ka, tas yung like lang, di mo magawa. Mag-like naman tayo, libre naman yan. Nakakalimutan lang, boss. Okay. So, bigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-like muna. Mga 5 seconds, 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Akala nyo si Atty. Libaya na yun, ha? Yeah? Ito. Pag-usapan naman natin si... Ito.